At tayo na po mga minamahal ay dadako sa susunod na bahagi ng ating pagsamba, pisgan sa ating pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At bilang pagbibigay galang po natin mga minamahal, tayo po ay tumayo mga minamahal ko, praise God. At ang buong pagkakataon ay pinagkakaloob na po natin, praise God, sa mga aral ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ating beloved preacher, beloved Albert Arevalo. God bless you, bless you, preacher. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat, manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapagpala sa lahat. Sa unang dalangin, minamahal, ginagalang, Ebanghelista Willis Rad Albeda, na yung huling propeta, mala Panginoon, at po kami, lubos yung papasalamat sa bawat yugto na ibalagawain na natapos na. At narito po kami, mala Panginoon, sa pag-aaral na yun, napakabanal na salita, batid mo na sa galang aking paganda, ako'y basahan, di karapat dapat. Ikaw siya patuloy manguna sa aming kalagitnaan, mala Panginoon. Ikaw siya magbukas, espiritual na pangunawa sa iyong mga anak. Pagpalain mo po kami, kaya sa unang dalang bilang pastor si Strad Albeda, aming sinasaway, itinatapon sa impyerno lahat ng mga demonyo, gawa na kaaway sa pag-inig ng ebanghelyo ng kaligtasan. The most of pride out, unbelief cast out, in the name of Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal tayo po lahat, makakapunan po. Ang pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila at pinakamataas na pagsamba ay tangi lamang pong naukol sa ating napakabait na Diyos sa buhay. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesukristo, doble pong pagalang, isang mapagpalang, madaling araw na po sa ating minamahal, ginagalang, Ebanghelista Wilde Estrada Almeda, sa huling propeta ng ating dakilang Diyos sa buhay. At sa gininto ang turo at buhay na alaala at pagpapagalang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Salmeda, sa ating po beloved Mama Dear, maging sa lahat mga beloved children, the whole Almeda family, mga minamahal, sa itinalagang mga aral po sa atin, sa mga oras na ito, ating po beloved ordained preacher po, sa kanya pong buong pamilya, sa lahat mga beloved co-workers, co-preachers, sa lahat ng ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga minamahal mga kapatiran, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos sa buhay. Kaya sa di po pagtatagal mga minamahal, bigyan po natin pamagat ang ating po pag-aralan, kahalagahang magkaroon ng sariling paninindigan sa paglilingkod sa Diyos. Kahalagahang magkaroon ng sariling paninindigan sa paglilingkod sa Diyos. Ito po'y napakalaga sa buhay po natin, mga minamahal. Pag sinabi mong sariling paninindigan, kumbaga po sa pagtatrabaho, mga minamahal, sariling pagpapagan. Kung sino po yung nagtatrabaho, siya lang yung kikita, siya lang yung sasahod, mga minamahal. Ganun po ibig sabihin ng sarili, mga minamahal. Kaya sa spiritual po, mga minamahal, paninindigan po natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, sapagkat, mga minamahal, Biblia nagsasabi, patungkol sa ating kaligtasan na ating pagtatrabaho, ito po'y individual nating ipagtatrabaho. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi na hallelujah. Lahat tayo ay meron pong katungkulan sa ating pinakamamahal na Panginoon. May mga gampanin tayo patungkol sa ating paglilingkod. Hindi po natin ito basta-basang magagawa o magagampanan kung wala tayong paninindigan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, paano po natin may pagtatrabaho ang ating kaligtasan bilang mananampalataya kung pinababayaan po natin na tayo lamang po'y umaasa o sumasandig sa kainitan ng iba? Hindi po pwede, mga minamahal, na ang ating kaligtasan ay isandig natin sa kainitan. Halimbawa, ng ating labuan sa papakainin sa paglilingkod ay okay na siguro yun, mala Panginoon. Kahit magpaisi-isi na lang ako ng paglilingkod, total naman, ang aking mala sa buhay, nagpapakainit, aktibo sa gawain, nagtatapat, namumuhay ng ayon sa iyong kalooban. Kung minsan na lamang ako dadalo, kung minsan na lang ako magpapalaga sa pagsunod sa iyong kalooban, hindi po ganun, mga minamahal. Dahil kapag ka bumalik ang ating mala Panginoon, magiging alanganin ang ating kaligtasan kapag hindi po natin individual na ipinagtrabaho ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Kaya nga po mga minamahal, puri ng ating dakilang Diyos, wala pong kalugihan na tayo po'y manindigang ipagtrabaho ang ating kaligtasan sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po na ating minamahal, iginagalang Ebanghelista Wilde Estrada Almeda, sapagkat tayo po mismo ang makapagpapatunay na talagang totoo ang kaligtasan ipinagtatrabaho natin sa gawa ito, dahil narito ang prueba at ebidensya, true signs,
wonders and miracles na ipinakita sa atin, mga minamahal, na sa bawat anibersaryo ng Balagaway, mga minamahal, sa bawat taon na lumalago ang ating banal iglesia, hindi lang sa ating main church, sa lahat ng outstation, bawat outreaches, mga minamahal, napakaraming pinapakitang himala ng ating pinakamamahal Panginoon bilang patunay ng ating pagtatrabaho ng ating kaligtasan ay may katiyakan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Ang lahat magsabong praise the Lord. Basahin po na po natin dito po sa kalat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo po 14, versiklo po 14, kandi. Dito po sa aklat ni Propeta Ezekiel, dito po sa 14, versikulo 14. Bagaman ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay nangang doon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ang mag-sabar, praise the Lord. Kinakailangan magkaroon tayo, mga minamahal, ng sariling paninindigan sa paglilingkod, sapagkat tulad po yung sinabi ng Biblia sa talatang ito, na bagamat ang tatlong lalaking ito na mga lingkod ng ating mga Panginoon na si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamama na Panginoon. Ngayon, paano magkaroon ng sariling paninindigan? Ano ang dapat po natin gawin, mga minamahal? Ayon sa Biblia, sa sinabi ng talatang ito, kinakailangan magkaroon tayo ng katwirang pinanindigan ni Noe, ni Daniel at ni Job. Unang paninindigan na dapat po natin panindigan, mga minamahal, na katwiran, na yung katwiran po ni Noe. Nasabi po rito, mga minamahal, pagkakaroon ng banal na takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi sa aklat ng Hebreo, Kapitulo po 11, versikulo po 7, mga minamahal, totoong banal na takot sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ito po naging kadahilanan kung bakit ang Diyos iniligtas niya si Noe, mga minamahal, kasama ng kanya pong mga mahal sa buhay, mga minamahal. Ating basahin sa aklat ng Hebreo, Kapitulo po 11, versikulo po 7, kaya po. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, talata 7. Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating malapang. God bless you po sa pagbabasa, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang pinanindigang katwiran, mga minamahal, ni Noe na nakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkakaroon ng banal na takot sa ating dakilang Diyos. Sipin po natin, mga minamahal, ng paunawaan ng ating mabait na Diyos si Noe na hindi pa niya alam kung anong ipangyayari ng ating pinakamamalapay ng una, basta't siya'y pinaganda pa lamang po, mga minamahal, isang daong, isang arka, mga minamahal, na paglalagakan, mga minamahal, ng kaluluwa na sinumang lalapit sa sampalataya sa ating pinakamamalapay noon, mga minamahal. Noon pa man, patuloy na ang habag ng ating dakilang Diyos at patuloy na ang pag-ibig at pagliligtas ng ating dakilang Diyos, subalit ang tao lamang pong lumalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, nang siya nag-aanda ng mga minamahal nang ipinagutos ng ating dakilang Diyos, siya'y inutusan ng ating mahal na Panginoon na mangaral, mga minamahal. Ang kanya'y pinangaral, mga minamahal, na ang paglipol ng ating dakilang Diyos ay isa sa gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kanyang bigyang babala ang lahat ng mga tao sa panahon po na yun, mga minamahal, sila'y sumampalataya, lumapit upang magtamo sila ng kaligtasan. Subalit, binaliwala ng tao, mga minamahal. Hindi nalalayo sa ating kapanahunan. Lumipas na napakaraming taon, mga minamahal. Ang banalagawang ito, tuloy-tuloy na nagsasagawa ng kusada sa paungunan ng ating malapastor. Subalit, mga minamahal, ang mga tao, mga minamahal, winawalang bahala nila ang panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng propeta ng Diyos.
Sa kabila na nandyan ang mga private evidence, mga minamahal, sa bawat panawagan ng ating mga pastor, hindi nawawalang sinasambit na magsama kayo, may mga karamdamang cancer, leukemia, TB, diabetes, pagka-paralyzed, pagkalumpo, lahat ng tinanggihan sa ospital, sa medisina. Subalit ang mga tao, mga minamahal, kahit yung kalang napapakinggan, ayun na mismo yung kalang sarili. Mga minamahal, may mga karamdaman sila, may bigat na mga problema, may mga bisyo sila na hindi mabago. Subalit, binaliwala nila ang panawagan ng ating pinakamamahal Panginoon. Ngayon tayo po nasa huling panahon na, mga minamahal. Subalit, sa kabila ng pandemic, patuloy pa rin na nananawagan ang ating pinakamamahal Panginoon. Wala silang magiging kadahilanan sa pagbabalik ng ating mga Panginoon. Sapagkat bagamat hindi tayo ngayon nakapagdadao sa mga krusada, tuloy-tuloy po ang ating malagawa sa telebisyon, sa radyo, may webcast pa tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon para maabot ang ating mga kababayan, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos. May mga ilang pa rin po, mga minamahal. Kinahabagan sila ng ating malapanginoon, mga minamahal. Through webcast, mga minamahal, meron silang nagkakaroon ng mga pananampalataya ang ating mga kababayan. Hinahanap nila ang katotohanan ng gawain ng ating pinakamamalapang. Naaabot sila, mga minamahal, ang ebanghelyo ng katotohanan ng ating pinakamamalapanginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat mong isabang praise the Lord. Lahat mong isabang hallelujah. Isipin natin, mga minamahal, patulad tayo ni Noe, mga minamahal, na pinaunawaan ang ating mga Panginoon, na bagamat hindi pa nagaganap ang rapture, mga minamahal, naghihintay pa lamang po tayo, subalit ang katwirang ito ay marapat na mapasa atin, banal na takot, sapagkat kapag wala ang banal na takot sa ating pinakamamahal na Panginoon, baka kalimutan mo na magaganap ang rapture, mga minamahal, baka isipin mo ay matagal pa naman. Ang sabi ng ating mga pastor, mga minamahal, huwag mong isipin bukas maganap ang rapture. Isipin mo lagi, mga minamahal, ngayon na magaganap ang rapture. Isipin mo lagi, mga minamahal, na ikaw ay mapasama sa kahabagan ng ating mga Panginoon. Dahil ang rapture, biglaan lang magaganap, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos, ang panalangin ng ating mga pastor, mag-take place ang rapture during the service. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Bakit? Dahil narito tayo nagsusumikap, mga minamahal, na tayo pong lahat ay kahabagan at alalahanin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Kaya nga po, mga minamahal, kahit may mga pag-uusig sa iyo, mga minamahal, kapag ka may paninindigan ka, katulad ni Noe, mga minamahal, may banal takot ka, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Iisang tabi mo na lang yung mga pag-uusig niyan. Bahala ang ating mga Panginoon. Basta't ang mahalaga bilang Kristiyano, nagpapatuloy ka, nagpapakainit, maglingkod at sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ang magsabing praise the Lord. Mahalaga ang paninindigan, mga minamahal. Lalo pa ngayon, mga minamahal, na ginigipit na ng mga tinatawag ng mga Antichrist, ang mga tao maging mga mananampalataya, mga katulad niya mga patungkol sa mga vaccine, mga minamahal, sa pilitan ng mga tao, mga minamahal, gusto na vaccinean, mga minamahal. Subalit, napapakinggan po natin, mga Kristiyano, na may mga paninindigan sa pananampalataya, halos lahat ng kanilang kasama sa office na vaccine na. Subalit ang mananampalataya, nanindigan, siya lang ang bukod-tangi, mga minamahal, na hindi nagpabaksin. Mga minamahal, bakit? Meron siyang paninindigan sa pananampalataya. Dala ng banal na takot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Malaga ang paninindigan. Mga minamahal, sa pamamagitan ng paninindigan, mga minamahal, mapagsusumikapan mo, mga minamahal, na ipagtrabaho talaga ang kaligtasan mo kahit may mga balakid, kahit may mga humahad lang para patuloy mo na mapanindigang ipagtrabaho ang kaligtasan mo, mga minamahal, patuloy ka pa rin, may isasagawa mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pangalawang paninindigan na kinakailang mapasa atin, mga minamahal, katulad ng katwiran ni Daniel, mga minamahal. Ano ang pinanindigan katwiran ni Daniel, mga minamahal? Maging mapaglingkod at mapagtiwalang lagi sa Diyos, mga minamahal. Ito po ang pinanindigan katwiran ni Daniel na nakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ating basahin dito po sa aklat ng Daniel, kapitulo po 16, 20.
aga sa 23 kaingi. Dito po sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 6, ang talata po ay 16, talon sa talatang 20 hanggang 23. Na magkagayoy nag-utos ang hari at kanilang dinala si Daniel, at inihagi siya sa yungib ng mga leon. Ang hari nga ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mong palagi ay siyang magliligtas sa iyo. 20. At nang siya'y lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng tanghoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, O Daniel, na lingkod na buhay na Diyos, ang iyong bagang Diyos na iyong pinaglilingkuran palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon. Sinabi nga ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Palibasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala at gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasamaan. Na magkagayon natuwang mainam ang hari at ipinag-utos ng kanilang isampas si Daniel mula sa yungib. Sa gayon isinampas si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na sumpungan sa kanya sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos. Purihin ang ating malapanginoon. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamalapanginoon. Lahat ay mag-sabar and praise the Lord! Batid po natin ang kaganapan o pangyayari na ipinangyari ng ating pinakamamalapanginoon kay Daniel, na lingkod ng ating dakilang Diyos na isa siya binanggit sa Biblia sa unang talata po natin, mga minamahal, na isa po sa may katwiran, mga minamahal, na kinalugdan ng ating pinakamamalapanginoon. Ang katwiran kanyang pinanindigan, siya po ay naging mapaglingkod at mapagtiwalang lagi sa ating pinakamamalapanginoon. Sa panahon ni Haring Dario, mga minamahal, puri ng ating dakilang Diyos, nagtalaga siya, mga minamahalang tatlong pangulo na isa si Daniel. Si Daniel, mga minamahal, ay kinainggitan ng mga kasama pa niyang mga pangulo at na iba na mga satrapa na isumbong, mga minasubali. Wala silang maisumbong kay Daniel, mga minamahal, sapagkat si Daniel ay nagtataglay ng tinatawag pong excellent spirit o marilag na spirito mula sa ating pinakamamalapanginoon, mga minamahal. Siya po ay naging pagpapala sa madaling sabi, mga minamahal. Kaya siya kinainggitan, mga minamahal. Yung nakita nila kay Daniel, mga minamahal, wala sa kanila. Bakit, mga minamahal? Sapagkat si Daniel ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapanginoon. Yan ang kaibahan, mga minamahal. Kapag ka Kristiyano ka naglilingkod sa buhay na Diyos, mga minamahal, malaki ang kaibahan po natin sa sanlibutan na naglilingkod sa patay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapanginoon. Lahat ang magsabi, praise the Lord. Kaya nga sabi ng mga pangulo at mga satrapa na nainggit sa kanya, wala silang may sumbong, liban sa tayo makasumbong ng laban sa kanya sa kautusan ng kanyang Diyos. Mga hinanapan talaga nila na mga may susumbong kay Daniel para mapatalsik siya. Dahil ayaw nila, mga minaman, na si Daniel, mga minaman, na nakasumpong ng biyaya sa Haring Dario, mga minamahal, siya ilagay sa pinakamataas. Amen. Na lahat ng mga nasasakupan ni Haring Dario, ipagkalog sa kanya, siya yung pinakamagiging kanang kamay. Mga minamahal, puri ng ating pinakamamalapanginoon, mga minamahal. Subalit ang mga nainggit sa kanya, gumawa ng paraan para isumbong talaga siya, mga minamahal. Kaya nga bilang Kristiyano, maganap man sa ating mga bagay po na yan, mga minamahal, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral o sa ating espiritual na pamumuhay, yung mga ganyang bagay, kapag ka tayo po kinainggitan, subalit ikaw ay may marilag na spirito, nagpapatuloy ka pa rin, naglilingkod, nagtitiwala ka sa malapay sa kabila ng mga bagay na yan, mga minamahal, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamalapanginoon. Kapag ang pagtitiwala mo ay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, gawang ka man na masama, kahit hindi mo alam, mga minamahal, silang gumagawa na masama sa iyo, mga minamahal, sila ang mapapahamak. At ikaw ay liligtas at pagtatagumpayin ng ating pinakamamalapanginoon. Lahat mo'y sabi, praise the Lord! Lahat ang magsabi ng hallelujah, nagpatupad pa sila, mga minamahal, na binigyan nila ng yung pasya, mga minamahal, na nilagdaan ng Haring Dario, mga minamahal, na kung saan sa loob ng 30 days, mga minamahal, walang tao na pwedeng sumamba o makipag-ugnayan sa kanino mga Diyos, maliban sa hari, mga mina-exempted ang hari, dahil siya nga ang magpapatupad, mga minamahal, sa, kumbaga po, dumaan sa Kongreso, mga minamahal, hanggang sa presidente, mga minamahal, para magtumibay ang batas
mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kahit nalaman na ni Daniel na mayroon ng ganitong batas, mga minamahal, patuloy pa rin po siya na naglingkod at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya nagpadlang. Bakit? Siya po ay patuloy na ninindigan, mga minamahal, ipagtrabaho ang kanyang kaligtas sa kabila na may kapamakan. Nanindigan siya patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon at patuloy na magtiwala sa ating napakabait na Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang 3 times a day. 3 times a day, mga minabukas ang kanyang binta, ang kanyang dungawan, mga minamahal. Nakikita siya, mga minamahal, sa kanya isinasigo ang patuloy na paglilingkod, mga minamahal. Kung tutusin, mga minamahal, dapat sana'y magtago siya. Dahil may batas na ganun, mga minamahal, na walang sinumang tao na makipag-ugnayan sa kanino mga Diyos. Subalit siya, mga minamahal, hindi niya itinago ang kanyang paglilingkod, mga minamahal. Patuloy siya nagtiwala, naglingkod, nanindigan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit nang nakita ng mga nainggit sa kanya, matibay na ebidensya, lumabag sa batas si Daniel, mga minamahal. Kaya isinumbong na nila, mga minamahal, si Daniel, mga minamahal. Kahit si Daniel, mga minamahal, kumbaga dumaan sa paglilitis ng hari, kung siya'y tinanong, totoo ba ang mga sumbong na ito? Alam niyo po, mga minamahal, si Daniel ay nakasumpong ng biyaya sa Haring Dario. Kung tutusin, mga minamahal, kung pinabulaanan lamang po niya o nagsinungaling siya sa sumbong ng mga satrap at mga pangulo, mga hari, hindi totoo ang kanilang mga sumbong, mga minamahal, maaaring paligan siya ng hari. Dahil malakas po siya sa hari, mga minamahal. Kumbaga naging special siya sa hari, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, wala sa hari ang kanyang pagtitiwala. Ang kanyang pagtitiwala ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hindi po siya umasa sa tao, siya'y umasa sa Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, maaaring mabago ang pasya, gagawa ng paraan ng hari. Subalit, mga minamahal, dahil si Daniel ay hindi po siya nagsinungaling, mga minamahal, siya'y patuloy naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kahit ipinatupad ang utos ng hari, mga minamahal, itinapon siya sa yunghib. Subalit, sa kabila ng iyon, mga minamahal, ipinag-ayuno pa siya ng hari, at ang hari ay may nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na ang kanyang pinaglilingkuran palagi, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos mong buhay na pinaglilingkuran mong palagi, ang siyang magliligtas sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat magsabi ng praise the Lord, lahat magsabi ng hallelujah. Iniligtas ba siya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ayon sa ating nabasa, mga minamahal, at nang siya'y lumapit sa yungip kay Daniel, siya'y sumigaw ng tagoy na tinig, ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, o Daniel, nalingkod ng buhay na Diyos, ang iyong bagang Diyos ay iyong pinaglilingkuran palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon. Sinabi ni Daniel sa hari, o hari, mabuhay ka magpakailanman, ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itiniko mga bibig ng leon at hindi nila ako sinaktan. Palibasa sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala, gayon din sa harap mo, o hari, wala akong walang ginawang kasamaan na magkaginatuwang mainamang hari at ipinagutos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib. Sa gayon isinampa si Daniel mula sa yungib na walang anumang sugat na sumpungan sa kanya sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos. Palakpakan po natin ang malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Mga minamahal, yan po'y pinangyari rin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa ating mga pastor sa iglesyang ito, sa Lions Den ng Abu Sayyaf, mga minamahal, na kung saan ang year 2000, mga minamahal, ang mga bandidong Abu Sayyaf, aktual sila na namugot ng ulo bago umakyat ang ating mga pastor, nag-sample na sila, mga minamahal, kung tutusin, dapat ng katakutan, dapat ng kakilabutan, mga minamahal, subalit ang ating mga pastor ay man of God. Totoong lingkod, totoong propeta ng ating dakilang Diyos sa buhay. Akatwiran ng ating mga pastor, mga minamahal, if God be for us, who can be against us? At ang katwiran ng ating mga pastor, sabi ng Biblia, sa nakakaalam na mabuti at hindi ginawa, ay kasalanan sa kanya. Ayaw ng ating mga pastor na magkasala sa harap ng ating dakilang Diyos, isinulong niya at ipinangari ebanghelyo ng kaligtasan ng kapangyarihan, pag-ibig at kausayan sa kampo ng Abu Sayyaf. Kaya't ang 21 foreigners, mga minamahal, silang lahat, nangaligtas, iniligtas ng ating mga Panginoon. At ang ating mga pastor kasama ng 12 prayer warriors, mga minamahal, iniligtas ng Diyos sa Lions Den ng Abu Sayyaf. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah.
purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kalugihan na ang katwirang ito ay mapasa atin na sa kabila ng ganitong sitwasyong pandemic, pabago-bago, kahit tapos na at wala. Sabi ko nga po kanina, pumunta po ako ng DB Mart, mga minamahal, sa nag-aayos ng gamit, mga minamahal. Sa entrance lang eh. Pagpasok mo, kunwari higpit sila, merong may card pang kailangan, mga minamahal. Meron ka pang face mask, face shield. Pagpasok mo, naka-face shield. Pagkalagpas mo lang ng gwardiya, angat na kaagad, halos lahat. Wala naka-face shield. Pagpasok sa loob, mga minamahal, lahat nakatungtong na lang sa ulo yung mga face shield nila. Dahil alam nila, mga minamahal, na wala talagang kabuluhan yung bagay po na yun. So, patuloy pa rin pinapatupad, mga minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ay magsabong, praise the Lord. Kaya tayo po ipinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mahalaga ang paninindigan sa paglilingkod. Naalala ko po yung patutuo ng ating beloved brother, Romulo Barroso, sa dako ng Antipolos. Siya po ay nasave, mga minamahal, dahil sa kanya pong matinding bisyo. Siya po ay drug addict, mga minamahal. At siya po, mga minamahal, ay alipin ng bisyo, mga minamahal. Yung mga time po na yun, mga minamahal, ng madaling araw na, mga minamahal, siya po ay nagdroga, mga minamahal. Nang pumutok na ang kanyang tama dahil sinundan pa niya ng alak, mga minamahal. May tinig na siya napapakinggan. Ang sabi, mga minamahal, ng tinig sa kanya, patayin mo na ang pamilya mo, ang asawa mo at mga anak, hadlang yan sa bisyo mo. Patayin mo na sila. Alam niyo po, ang linaw na napapakinggan, i-murder niya na yung kanyang pamilya, patayin niya na dahil hadlang daw sa bisyo. Subalit, mga minamahal, sa unang unday po niya, mga minamahal, na obanta po niya ng kutsilyo sa kanyang asawa na buntis pa, mga minamahal. Ando doon, mga minamahal, yung kaldero, walang laman. Ganun pa yung kanyang ginawa, mga ayos sa kanyang patutuo, papatayin niya na kanyang asawa. Mga minamahal, subalit may pumipigil sa kabila po, mga minamahal, wag, mahal kita. Alam niyo po, mga minamahal, ando pa rin kaaway, nagpupumili, patayin mo na. Sa pangalawa, mga minamahal, patay mo na, subalit ang ating malapanginoon nang usap sa kanya, wag, mahal kita. Padaling araw po yun, mga minapaalauna. After mo sabihin ng tinig, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, wag, mahal kita, buksan mo ang TV. Mga minamahal, pagbukas niya ng TV, tamang-tama, ang ating malapastor, mga tayong punin nangangaral, kung ikaw, drug addict, nais mong magbago ang buhay mo, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siya'y dumalo, mga minamahal, sa balagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya'y nagpabautismo, ang kanyang buhay, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Cristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sa patuloy po niya, mga minapaglilingkod, mga minamahal, nakakilala po ang kanyang pamilya, mga minamahal, isang congregation na kung saan sinusuportahan po sila ng pinansyal. Ito po ay naglilingkod din, mga minamahal. Marami silang pastor, mga minasubali sa ating balang ministeryo, ay isa lang ang ating malapastor, mga minamahal, isang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, siya po ay sinubok ng ating pinakamamahal na Panginoon kung siya ay patuloy na maninindigan sa paglilingkod sa ating malapanginoon. Ang sabi sa kanya ng isang pastor na kanya kasama, Brother Romulo, tayo pupunta at may kipag-meeting sa mga ibang pastor na kasama namin. Huwag mong sabihin na member ka ng Jesus Crusade. Para yung sustento sa pamilya mo, pagpapaaral sa iyong mga anak, pagkatagalan, magkaroon pa kayong sakyan at magandang bahay, mga minu-operan siya na maganda. Pagpunta nila sa lamesa, mga minakaagad, yun kaagad ang tinanong, Romulo, ikaw ba ay taga-Jesus Crusade? Mga minamahal, ang kanya lang sinagot, mga minamahal, opo, ako po'y member ng Jesus Crusade International Ministry. Dito po ako binago ng ating malapang dapat, imamarder ko na ang aking pamilya. Subalit salamat sa mabait na Diyos na kilala ko siya sa buong-buong katotohanan. Palakpakan po natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. Napahiya yung pastor, mga minamahal, napahiling na lang po siya, mga minamahal, nang sila umalis na, mga minamahal, sabi, itatanggi mo lang tuloy-tuloy sustento sa inyo, sa iyong pamilya. Bakit hindi ka nagsinungaling? Dapat sinabi mo na lang na hindi para patuloy. Subalit, mga minamahal, sabi po niya, hindi ko pwedeng itanggi ang buhay na Diyos na nagbago ng aking buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabong, praise the Lord. Isa pa pong patuto, mga minamahal, beloved sisters, Susana Dilumen, mga minamahal, isa po siyang pure Muslim tausug, mga minamahal, sa dako ng Mindanao. Siya po ay na-same
through television program po ng ating banalagawain. Alam niyo po mga minamahal, habang siya nanonood, wala po siyang kapayapaan, dahil yung kanyang karamdaman na taglay po niya, wala kagalingan, mga minamahal. Subali sa pamagitan ng palang ng telebisyon, mga minamahal, nangangaral ang ating malapastor, magkaroon ng mass healing. Pagpatong niya pala ng kanyang kamay, siya po'y nakaramdam na nakaginawa at kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamalapay noon, natanggap niya ang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dumating ang pagkakataon, siya po'y sinubok ng ating malapay patungkol din sa paninindigan ng pananampalataya. Anong ginamit? Ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa, mga minamahal, isa pong military, mga minamahal, ayaw po sa gawain. Inuusig po siya, sabi sa kanya, umalis ka na dyan, magsama tayo na masaya buong pamilya. Pag nagpatuloy ka dyan, iiwan ako kayo, walang sustento. Alam niyo po mga minamahal, mabigat ang hinihilingi po niya na kalimutan po ang paglilingkod sa ating pinakamamalapang Panginoon. Subalit anong pinanindigan ng ating mga kapatid, ang sabi niya sa kanyang asawa, ngayon pa na nakilala ko na ang Diyos na buhay, kung ikaw lang din, hindi ko ipagpapalit ang Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Lahat ang magsabi, praise the Lord. Ang kanyang asawa, nanindigan din. Talagang iniwanan po sila, mga minamahal, pinutol ang sustento. Subalit, mga minamahal, dahil sa kanyang paninindigan, hindi siya pinabayaan ng Diyos sa buhay. Bakit? Ang kanyang mga anak, na ipagtapos niya ng pag-aaral. Mga minamahal, sa kanyang patuloy pong paglilingkod at paninindigan sa paglilingkod, mga minamahal, ang kanyang asawa, ibinalik rin ng ating pinakamamalapang Panginoon. At hindi na sila inuusig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Ikatlong katwiran na dapat mapasa atin na pinanindigan, mga minamahal, na isa pang lingkod ng ating dakilang Diyos sa katauhan po ni Job. Manatiling matapat at mapagpakumbaba sa paglilingkod sa ating pinakamamalapang Panginoon. Ito naman ang pinanindigang katwiran ni Job. Bagamat tulad ni Noe at ni Daniel na may banal na takot at mapaglingkod na lagi tumitiwala sa Diyos, siya po ay bukod tanging lingkod ng dakilang Diyos sa kanyang panahon. Bakit po? Sapagkat sa kabila na mga bagay na naganap at ipinangyari sa kanya ng ating pinakamamalapang sa kanyang buhay, hindi niya inaring mangmang ang Diyos o sinisi ang Diyos, kundi nanatili siyang matapat at punong-puno ng pagpapakumbaba sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 1, 20, kasi 22, pakita na po natin dalawang ulit talata, kaibig. Dito po sa aklat ni Job, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 22. Nang magkagayo bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahita ng kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Yes. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job ni inarimang mangmang ang Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamalapang. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating malapang Panginoon. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga bilang mananampalataya, kung tayo man sa mga orsa ito'y nakakaranas ng pagsubok, mga minamahal, isipin po natin si Job, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hindi basta-basta pagsubok ang kanyang naranasan, mga minamahal po. Sa loob ng napakaraming taon, mga minataglay niya ang kanyang karamdaman mula ulo hanggang paa, mga minamahal. Kumbaga sa panahon ito, mga minamahal, katumbas ng psoriasis at ketong, siya po ay buhay na parang patay, mga minamahal, sa kanyang karamdaman. Ang kanyang pamilya, mga minamahal, inalis sa kanya ng ating pinakamamalapang Panginoon, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa ay umuusig pa sa kanya na itakwil na ang ating pinakamamalapang Panginoon, mga minamahal. Subalit, ano ang ginawa ni Job, mga minamahal, ang kanyang katwiran, mga minamahal, nanatili pa rin. Matapat pa rin siya naglingkod sa ating pinakamamalapang Panginoon. Punong-puno pa rin po siya ng pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos. Katulad ng ating napapakinggan, ang mga uod ay nahuhulog sa kanya. Ibinabalik niya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng ating kapatid na si Job, mga minamahal, ang Panginoon ang naglagay. Siya rin ang mag-aalis. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya nga, hindi po lahat, mga minamahal, ang ating raranasan bilang Kristiyano, pagka tayo pinakakita ng kapwa natin mananampalatay na nasa sitwasyon ng karamdaman, ay pinalo siya. Siguro ganito, ganyan. Hindi po, mga minamahal, si Job ay matuwid para paluin.
Si Job ay sinubok lang ng ating pinakamamahal na Panginoon upang subukin kung ano ang kanyang pananampalatayang pinaninindigan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung siya po ba ay puurong na sa paglilingkod, mga minas sa kabila, matinding pagsubok sa kanyang buhay, o kung siya ay magpapatuloy pa rin na magtatapat at magpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, ang lahat ang magsabong praise the Lord. Ang ating malapastor, mga mina, hindi po nalalayo sitwasyon ng ating malakapatid, mga mina, mahal. Dumanas din ng matinding pagsubok sa iglesyang ito, mga mina, mahal, habang siya po yung nagpapatuloy, mga mina, mahal. Ano ang pinanindigan, katwir ng ating malapastor? Radical faith, mga mina, o extreme faith, mga mina, mahal. Di bali nang lumagpas sa langit, ang mahalaga pagbagsak, langit pa rin. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Kaya tayo po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, kapag wala tayong sariling paninindigan at katuwiran sa paglilingkod, katulad din ni Wei, Daniel at ni Job, dadaigin tayo ng sanlibutan. Pag nadaig ka ng sanlibutan, mga mina, sa pamagitan ng trabaho, pag-uusi, gagamitin pa, minsan labuas o kakilala mo, goodbye na sa kaligtasan. Pagsabihan ka lang na, ay ganyan ang kasuotan mo, pangit ka na ngayon. Dating, ganda-ganda mo na naka-spaghetti ka lang at maikli lang yung palda mo, ang ganda-ganda mo dating, ngayon hindi na. Maraming mga pag-uusi gagawin sa'yo para subukin ka, mga minamahal. Subalit kapag may paninindigan ka, patuloy ka pa rin magtatapat sa ating mahal na Panginoon. Nakikita ka man ang mga lingkod ng Diyos o hindi, saan ka man pumaroon, matapat kang sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya't bago sa uling talata, sabi rito sa aklatang Pilipos, Kapitulo po'y 2, versikulo po'y 12, mga minamahal. English, Tagalog po kayo, hindi? Philippians 2, verse 12 kayo, hindi? Dito po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 3, talata 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling paggaligtas ng may takot at panginginig. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. God bless you po sa pagbabasa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ni Pablo, mga minamahal, sa mga taga-Pilipos, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagus pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't napakalaga po ng banal na takot, mga minamahal, upang ang pagsunod natin sa kalooban ng ating dakilang Diyos ay ating patuloy po mapagsumikapan. Kinakailangan yung banal na takot. Lagi natin hingihin sa ating mahal na Panginoon, sapagkat kapag wala kang banal na takot, mga minamahal, pagka ang bulong ng kaaway patungkol sa kasalanan, kalayawan, pwede ka madaig ng kaaway, mga minamahal. Subalit kapag may banal na takot ka, mga minamahal, maninindigan ka na ang kaligtasan mo, mga minamahal, ay may pagtrabaho mo na may banal na takot sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Nakikita man tayo, mga minamahal, o hindi, mga minamahal, patuloy tayong susunod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng huling talata, mga minamahal, sa aklatang Epeso, Kapitulo po'y 2, versikulo po'y 8, aga sa 10, mga minamahal, kaya hindi? Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 2, ang talata po'y 8, aga talatang 10. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Lahat ng kinabaga ng Diyos, magsabi ng praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinagpala tayo, mga minamahal, napakalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Tayo po'y pinagpala sapagkat tayo po sa huling panahon ito ay isa sa kinahabagan ng ating pinakamamalapangin sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Na sabi ng Biblia, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inianda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y kinabagan ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya't ayon po sa ating pinag-aralan, mga minamahal, na tayo po'y lahat ay magkaroon ng paninindigan. Lalo pa sa panahon ito, mga minamahal, lahat ng panaan ginagawa ng kaaway upang ang mga, kahit yung mga naglilingkod na sa ating pinakamamalapay, mawala pa sa pananampalataya. Subalit mga minamahal, ayon po sa ating pinag-aaralan sa morse ito, mahalaga na tayo po ay manatili, manindigan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabong praise the Lord, sapagkat kapag nanindigan ka, mga minamahal, maging mga labas po natin, mga minamahal, pagpatuloy ka nanindigan, magkakaroon ka ng pabor sa ating malapanginoon. Tulad ni Noe, mga minamahal, kanyang sambayanan, walong kaluluwa, sila ay nangaligtas. Kinahabagan din sila ng ating pinakamamalapanginoon, mga minamahal. Tayo pong lahat tumayo tumawid sa ating pinakamamalapanginoon. Binibigay kong buong pagkakataon, beloved co-preacher, like co-preacher Mark. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you sa beloved co-preacher Albert Arevalo sa pinagpalang-palang mensahe ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kinakailangan ng bawat Kristiyano po ay merong paninindigan, mga minamahal ko. Dahil sa ating pong paninindigan, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, diyan tayo magtatagumpay. Kapag may paninindigan ka, mapagtatagumpayan mo ang mga pagsubok mo sa buhay. Kapag may paninindigan ka, mapagtatagumpayan mo ang mga problema mo. Kapag may paninindigan ka, mapagtatagumpayan mo anumang karamdaman na iyong dinaranas sa mga oras na ito. Walang imposible sa Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ay tapat kailanpaman. Hindi nagbabago. Ang gusto lang ng ating mahal, Panginoon, manindigan tayo, maniwala tayo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Tayo umawit sa ating mahal, Panginoon. Hallelujah! Pupurihin ka, mahal, Panginoon, Jesus. Sa Panginoon, Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya, Papa. Buhay ko'y may kalinga sa pagsubok at lumay. Lalo siya maramay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalabi at wala kang malapitan, para bang daigdig sa'yo'y pinapasa, alalahanin mo sana. Di ba karapat-dapat na ako ay